Pero, Peter Boy, anong klaseng magiging judge ka? Kasi parang may record ka na stricto. Noong panahon na ginagawa namin yung Star Circle Quest ay iba yung ika nga pamamaraan ng pag-judge. May mga nabago, it's interesting. Pero hindi naman giveaway din. Pag hindi mo gusto, zero talaga. Ah, hindi naman. Hindi ako nagbibigay ng zero dahil sinala ng mabuti yung mga contestants ng Your Moment. Pagdating sa Your Moment stage ay meron ng mga pinagdaanan. For example, ako ang baon ko yung aking karanasan bilang manager, bilang talk show host, bilang fan. Okay? So, doon ang gagaling yung komentaryo ko. Si Nadine, ang pinanggagalingan ay? Galing naman po ako sa girl group. And nag-try ka rin mag-join ba ng mga contest dati? Or... Dati po hindi. Pero alam ko po kasi kung ano yung pakiramdam ng nasa grupo. And kung paano yung kailangan mag-work kayo as a team. Okay. Yung kailangan yung steps nyo in sync. Pati yung pagkanta nyo, hindi pwedeng nagsasapawan kayong lahat. Dapat lahat kayo balance. So, mas maiintindihan mo yung feeling ng yun, mga... Yun okay. Po yung mas naiintindihan. Unlike Kuya Boy, no, na parang hindi nga giveaway sa akin niya. Hindi, alam mo, Dondon, importante kasi yung kombinasyon namin. Because, yung contest kasi grupo iba yung performance when you perform as a soloist. As opposed to when you perform with someone or with a group. Doon kami tumitingin kina Dean. How was that experience being part of a girl group? Kasi iba yung, di ba? Iba yung performance. Ako ang baon ko ay mahilig ako sa kwento. Gusto ko na uunawaan ko kung anong gusto mong ikwento sa akin bilang isang tagahanga. Yun ang, while Billy, yeah, through performance. While Billy, siguro, we're just being honest na lang sa contestants. Kung ano yung nararamdaman namin sa performance nila. Kasi we have to, just remember, we have to score. Hindi lang basta pagkatapos ng performance, magsuscore kami. We really take our time. We have 20 seconds. After 20 seconds, 60 seconds, magsuscore kami. After 60, 90 seconds, magsuscore ulit kami. Pwedeng magbago. So ako, I concentrated sa technical aspect, sa experience ko as a performer. I've been performing since I was a child. So, no, ganun din. Dagdag lang, Dondon, para mas maunawaan. Halimbawa pa may kumakanta, sa kibili kami tumitingin pa, siya yung may in-ears. Halimbawa, Billy, kung siya yung tulog, flat ba? Sa kanya yun, technically. Doon kami tumatakbo sa kanya dahil because of his experience. Ito mas malakas ang tensyon dahil ang competitors po ng Your Moment sobrang lakas ng competition. Alright. Pero ang judging ko ba dito, I'll speak for myself, ang judging ko ba dito katulad nung mga kapanahunan ni Sandara, ni Joros, lahat nung nagdaan sa Star Circle Quest, hindi rin. Medyo may nabago, pero kung anuman ang natira doon sa stilong yon ay hindi ko bibitawan yung opinion ko at yung hinahanap ko. But fortunately, I don't think I am as cruel. Deliberate yung cruelty kasi dati. Dahil ang pananaw natin noon, may ang starring yung contestant, which was also part of the show. May contestant, ang judges ang kontrabida. Ito, global ang audience. I think, kahit yung articulation ng yung komentaryo mo ay dapat klaro ang pinanggagalingan. Hindi ko sinasabing hindi klaro noon, pero noon mas madali. Ngayon hindi. Mahirap dahil matindi ang kompetisyon. I have managed talents for the last 30 years. I know where I'm coming from. I know what I got. Totoo yun. Hindi ako marunong kumanta, pero alam ko ang flat, alam ko ang sharp. Yes. Hindi ako marunong sumayaw, pero alam ko kung mali ang entrada mo. But, more than that, ang hinahanap, kaya nga sabi ko niya sa TV Patrol, ang hinahanap ko ay yung star. Nahanap ko yung mga qualities of a star. Meron naman siguro akong track record ng mga artista at mga singers na na-build up namin. I didn't do these things alone. I did it with a team. But I know kung ano ang aking pinagagalingan. Okay, I know Tino Boy knows how to detach himself, but in your case, Billy, because this is one of the many instances that you will be judging using an emotion, a device of the emotion. So how are you able to do it? I try to leave my mind blank kasi when I see a performer or performers at that. Kasi parang canvas yan eh. So they have to show me the art that they created, diba? So I judge them on their art.
So sa akin, the emotions come during the performances. So I definitely de-attach myself. Kasi siguro the first 20 seconds ng performance could be the best thing that one will see sa buong 2-minute na performance. So mag-iiba talaga yung emotions namin. So it's not specifically na, kumbaga, I tend to de-attach myself from the story personally and really concentrate and focus dun sa performance na. And then I put the emotions ko. Anong nararamdaman ko? Am I moved by the performance? Is it inspiring? Or is it good? Is it bad? Doon na ako mag-ano sa 20 seconds or sa 60 seconds or sa 90 seconds. Yun. Ako naman po, it's actually my first time na mag-judge ever. So, nung umpisa napakahirap. Kasi, kailangan mo lang naman maging honest kay. Hold on. Can I say, the first time she did this, she was a pro. She was excellent as a judge. No, yeah, napakahirap. But I'm really happy kasi dito, Boy and Billy, nandiyan sila para i-guide po ako. And then sila, Luis and Wong din also. And of course, the team is also there na parang, minsan binibigyan nila ako ng tips before kami mag-start ng isang episode na, alam mo yun, kasi ang hirap pag nag-judge ka, minsan nawawalan ka ng sasabihin, lalo na sa dami ng nangyayari. Parang nasa-stop ka na doon na parang hindi mo na maisip kung anong sasabihin mo kasi napakabilis ng mga performances. Tapos, diba, Tito Boy, parang... Pero doon din kami kumukuha ng lakas kay Tito Boy pagdating sa mga ganyan. Kasi after, pag parang nag-uusap kami. Nag-uusap talaga kami. We really try to connect as judges as well. Eh? To kung ano yung nararamdaman namin sa performance nila. And we really do look up to Tito Boy. Katulad nga na sinasabi, like, why is Tito Boy here, for example? Because he doesn't sing, he doesn't perform. But us performers, honestly, sa mga aspiring na mga bata na gustong pumasok sa industriya mo to, it's a tough industry, we know this. And we don't get to audition. We don't have the windows anymore unless we go to networks and we audition for reality shows and whatnot. And this is an opportunity to perform for a manager who's been managing stars for years, diba? So, kung ako, I definitely want Tito Boy to judge me kasi kahit anong sabihin niya, whether it's negative or positive, it will help me through my entire career. And that's why we look up to Tito Boy and it's a pleasure being here on the stage with Tito Boy. So. And honestly, napakahirap mag-judge kasi lahat ng mga contestants namin, sobrang galing nilang lahat. So parang at the end of every performance, kasi ako very emotional ako, and since sabi mo nga kanina, it is an emotional meter, parang after every performance, pagka nagtatanggalan na, parang ako, parang oh my God, sana, alam mo yun, sana hindi sila yung natanggal, kaya lang syempre, meron at meron na darating na mas magaling sa kanila. So, ano talaga siya eh, parang survival of the fittest talaga siya. Nadine has very strong opinions. Let's be very honest. Kasi, syempre, lahat kami madadaldan. Okay? But from the very beginning, we made sure that she was heard. Kasi yung baon niyang point of view ay ibang iba. Dito sa contest na to, hindi lamang yung dating, hindi lamang yung intangibles that I would always talk about as a manager. I'm talking about charisma, I'm talking about ano ba yung it, I'm talking about presence. Pero may technical requirement kasi yung contest eh. The first 20 seconds, black and white ka eh. How do you feel about that performance? So, kailangan mabigat. Hindi mabigat, kailangan napakahusay mo. The next, after 20, you go to the 60. And then, you have to go to the 30. Kaya kailangan yung piece mo mangyayari dun sa oras na yun. Kasi that's where we react. Dun kami nagre-react. So aside from the emo, it's also highly technical. And super challenging, honestly, para sa mga contestants. Kasi usually pag nakakita kayo ng mga performers or performances, di ba halos lahat, pag-umpisa, kailangan bongga, kailangan yun na yung talagang top, at kailangan paakit ka ng paakit. Hanggang sa dulo, yung pinaka-dulo mo is what counts, di ba? Pero imagine mo na lang, gagawa ka ng performance mo as a dancer or singer, na ginijudge ka sa 20 seconds. After the 20, sa 60 seconds. After the 60 seconds, 90 seconds. E meron ka pang natitirang ilang segundo sa dulo na hindi na kami magsuscore. E pag ginamit nila yung, kumbaga, alas nila dun sa pinakadulo, hindi na namin mababako. So they really have to show us their preparation
para sa your moment. At it's really, something different. Kailangan alam nila yung rules. Yes. Kasi madalas natin pag-usapan yan na sana yung last 30 seconds inilagay nila doon sa loob para na-score, nagkaroon sila ng mas magandang score. And we deliver it. Kami, we talk. I know I have the experience and both of them are brilliant performers. So nagpapalitan kami ng kuro-kuro. Ako personally, and I know Billy shares this idea, I was still very protective of Nadine as a judge. Oo. You know what way? Ay, sabihin mo ang gusto mong sabihin. Alam niya yan. Hindi kami on mic, pero sasabihin ko, sabihin mo lahat ang nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Kasi, you know, when you judge, it's you have, kumbaga sa public speaking, sinasabi natin yan, it's a combination of instinct and rationality, di ba? Ano ba ang reaction ko? Paano ko masasabihin? Parang tinamin sa ako, sinasabi ko sa kanya, take your time. Take your time. Say what you want to say. In other words, matagal na kami sa talk business nila Billy, but I wanted Nadine to shine. Let me put it very straight. I really wanted her to shine. Wow. So can you say, so Nance, can you say na dito parang ano ka, no filter ka when you criticize or when you give your ano, opinions? Dito natuto po talaga ako maging honest. Tsaka since first time ko din po kasing mag-judge, hindi pa ako sanay yung direct na kagad, yung straight to the point kagad. So minsan iniisip ko pa po kung paano ko bubuin yung gusto kong sabihin. So yun, in-encourage ako ni Tito Boy na mag-take lang ng time. Kasi mahirap po talaga siya eh. At meron siya, after she said her point, meron siya, Tito Boy, I should have said this. Sabi ko, that's a good attitude. Because you're never able to say everything you want to say. Pero sa susunod, sabihin mo na. Performances have changed through the years. So as mentors, as judges, what are you now looking specifically for in terms of performances and in terms of, I guess, sabi mo nga, Tito Boy, the looks, because, syempre, this is an international show then. I will answer that from a manager's point of view. Ako ang hinanap ko dito sa your moment is that very difficult combination of excellence and charisma. Because to me, pag if you combine talent and the IT, you know, your presence, talent and that, you, that becomes your moment. You can have talent, walang dating. You can have all dating, wala ka namang talent. Pagsamahin mo yun, you sparkle. Diba? You sparkle. Sa inyo po kamusta yung recording mo? Masaya ang taping namin. And yung hindi namin minsan nararamdaman yung kung ilan na yung mga contestants na nagpo-perform, etc. At saka yung lapit ng biyahe namin sa mga bahay namin papunta sa studio. But, yung laro namin on and off cam is pretty much as is kung sino kami sa programa ni Tito Boy or kung saan kami nila James, ni Nat, ako, or si Lulu Boy, ni Yvonne. We're exactly who we are on and off cam. Dapat niyong mabakan, which I hope na pag nasama sa tayo para makita yung report namin lahat, is when the show starts, meron kami isang question and answer portion. Kumbaga, before all the talent step on stage, may isang katanungan kami ni Vogue na binabato sa mga judges natin, pati sa amin ni Vogue, kung saan makikita niyo kung paano yung dynamics at kulina namin. So, mas mahirap yung mga question and answer portion kaysa sa competition, promise. Pero pakinggan natin si Nadine dun sa rapport. No, kasi kami, since kami nga yung mga napiling orados, iba-iba yung na-offer namin. Iba-iba yung mga angles na, alam mo yun, na pinapansin po namin for every performances. And ako, I'm just really thankful kasi ang dami kong natututunan dito sa show na to. Mas naging open ako, mas natuto akong magsalita. Kasi before, Tito Boy, di ba, medyo nahihiya pa akong sabihin kung ano talaga yung nararamdaman ko. But because of our shoes na taping, talagang enjoy lang. And ang dami ko natututunan kay Tito Boy. Super. At saka sobrang puso. Sobrang mapuso si Nadine. Kasi bawang-bawang niya yung pagiging artista. Pag nag-judge siya. And patawarin niyo ko, I'll say this to the writers. Nung nag-uumpisa kami, siyempre minamadali kami dahil may time element. Ako nakikiusap talaga ako sa mga writers na, lalo na si Nadine, hayaan niyo muna kami magkwento ng aming nararamdaman.
hindi kami chorus dito ha. I do not necessarily agree with Billy, and Billy doesn't necessarily agree with me. Kahit may paggalang kami sa isa't isa, or Nadine for that matter. Hindi ako takot, hindi takot si Nadine. Makikita niyo yung dynamics. At it has nothing to do with our personal relationships. May mga pagkakataon na halimbawa, nakita ko kanina, tumayo silang dalawa, hindi ako tumayo. May ganung dynamics. We do not sacrifice our judging simply because, you know, we have to project that we are supposed to be in agreement with each other all the time. Hindi. Then sabi ko nga, iba-iba yung optics na ginagamit namin. Manager ako, this is a superstar, this is a superman, you know. So, kanya-kanya kami ng bawon. But we're okay, we're friends.